Radu, let's start. Ang pamagat na ating magpakailanman for today is Sayaw ng Buhay. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay ni Lairca Nicdao. Si Lairca Nicdao ay nagkasakit siya nung bata pa siya, mga 6 years old, ng cancer of the bone. So, para hindi kumalat yung cancer, ay pinutulan siya ng paa hanggang sa paa talaga siya. Naputol ito. So, nag-experience din niya na mag-chemotherapy. Pero hindi kasi dapat na iwanan yung infected na party ng katawan, kaya tinanggal talaga yung kanyang left leg. Kaya after that ay nag-change na yung kanyang buhay. Hindi na siya makapaghalubilo sa kapwa niya bata dahil nga limited na yung kanyang kilos dahil wala na siyang left leg. So hanggang siya ay lumaki at nag-aaral na siya at nakaranas na siya ng pambubuli ng kanyang mga classmates. So lagi siya ditong inaaway, tinutukso about sa kanyang kalagayan. So pero nasanay na din siya, kaya patuloy pa rin siyang nag-aaral. So mahilig itong si Lairca ng pagsasayaw, kaya lang wala siyang magawa, hindi na niya na-experience na magsayaw pa dahil nga sa kanyang kalagayan na isa na lang yung kanyang paa. Hanggang sa nagdalaga siya dito. And then, nakapag-aral na siya ng high school and then sa college. So, meron siyang na-meet doon na isang lalaki dahil maganda naman itong si Lairca. Maganda yung kanyang mukha. So, yung diferensya lang niya talaga ay yung kanyang paa na yun, wala siyang isang paa. So, alam nyo guys, parang nakarelate ako sa sitwasyon ni Lairca dahil nga meron nga akong anak na PWD din siya, and then pilay din yung kanyang isang paa dahil club foot, and then inoperahan lang siya, pero kahit na na-operahan siya dahil late na siya na-operahan, mga 19 years old na, ay ganun pa rin yung kanyang lakad, pilay pa rin siya, kaya meron din siyang mga experience na mga ganun. Tapos for example, nanligaw siya sa isang babae through text, and then pag nakipagkita daw siya dito ay na-discourage daw yung babae, kaya binablock daw siya sa messenger, kaya hindi na sila nakapag-contact, kaya ngayon ay para wala talaga siyang love life. So yun nga, parang maaawa ka pero wala ka namang magawa dahil yun na yun yung kanyang sitwasyon, di ba? So ganun din ang na-experience ni Lairca dito. And then merong time na wala siyang friends dahil lagi siyang binubuli tsaka pinagsasabihan ng mga hindi maganda about sa tatakbo daw sila, tapos paano daw yung pilay, ganyan. So na-experience niya yun, and then naka-experience siya na umiyak siya ng umiyak. Parang naawa siya sa kanyang sarili dahil nga maraming ang nagbubuli sa kanya. Pero nagkaroon din naman siya ng boyfriend. Yung first boyfriend niya dito ay si Michael. Nagkagusto si Michael dito, and then ipinagtanggol naman siya dito nung inaway siya. Kaya sila nagkakilala dito. And then nung sa college na, ay doon na sila nagkaintindihan or nagkarelasyon. So, umabot din naman na medyo matagal yung kanilang pagiging mag-boyfriend, mag-girlfriend. Kaya lang, nung pamatagalan na ay parang meron ng mga conflict, meron na silang mga pinag-aawayan. Hanggang itong si Lairca ay merong nag-offer sa kanya na sasali ng sayaw dahil yung kanyang in-adjust kasi yung kanyang, meron siyang artificial leg, and then in-adjust yung kanyang artificial leg, and then nung nag-adjust ng kanyang artificial leg ay sinabi dito, pinakita yung video na pwede pala siyang sumayaw dahil nga na-share ng kanyang ina dun sa nag-adjust ng kanyang artificial leg na kagaya din niya PWD, na pwede palang magsayaw kahit naka-wheelchair. Tapos meron siyang partner na able. So, yun, pinakita sa kanya, kaya nagka-interest siya dito. And then, pwede din siyang magsayaw na siya lang, solo.
na naka-wheelchair din. So, meron naman siguro kayo nakita ng mga videos o ganyan. And then, sumali siya sa Sayaw. Kaya, yung kanyang boyfriend ay sinabi niya dito na kasi yung rehearsal kasi na sa Manila. Tapos, nasa Nueva Ecija siya. Tapos, sabi niya sa kanyang boyfriend na lilipat na daw siya. Sa Maynila na daw siya mag-aaral. Tapos, nagalit yung kanyang boyfriend. Kaya, nagkahiwalay sila. Sinabi pa nga niya ng kanyang boyfriend dito na itong si Michael na buti nga at nagkagusto pa ako sa iyo. Tingnan natin kung meron pang magkagusto sa iyo doon, sabi niya. Kaya nakahiwalay sila. And then nung nakalipat na siya ng school ay ganun pa rin, meron pa rin nagbubuli sa kanya. So yun, nakaiyak nga siya and then natumba siya dahil nga hinaharangan siya sa daan kaya natumba siya pero wala talagang ni isa mang tumulong sa kanya. Ay yung father pala niya ay hiwalay na sila yung father niya at saka yung mama niya ay hiwalay na nung buntis pa siya. Kaya wala siyang father, mother lang. And then, yun na nga at dahil meron siyang nagtuturo sa kanya ng Sayaw para nga maging biyasa naman siya. Tapos dun niya na-meet yung kanyang second boyfriend na si JC yung kanyang second boyfriend. So, ayun, na-meet niya doon and then nagsayaw din sila. So, ayun, nagkaigihan sila at nagka-boyfriend, girlfriend din sila. And then, naipakilala na din itong si Lairca doon sa kanyang mother. And then, okay naman yung mother niya, tinanggap din naman siya. Tapos, sinabihan siya na maganda, hindi din siya nagtopic ng about sa kanyang paa. So, ang gamit pala niya ay prosthesis. Yun ang gamit niya sa kanyang paa. So, ayun, at hanggang ngayon ay okay pa sila ng kanyang boyfriend. Tapos, merong tumawag sa kanya na kasali daw siya sa world. Nanalo daw siya as world champion sa Sayaw. So, makapunta siya ng Germany. So, ayun na nga, at meron siyang mga kasamahan din na mga, parang sasali din sa Sayaw. So, ayun, pumunta na sila ng Germany. Tapos, meron ding partner competition. Bali, meron silang partner, anong tawag dun sa kanang partner sila na yung isa ay able and then yung isa naka-wheelchair. Pero, hindi sila nanalo. Pero, sa solo niya, sa solong sayaw niya, ay nanalo siya. So, nakapagdala siya ng yung parang award sa Philippines. So dito sa ating Philippines kaya pala siya na parang nakilala dito sa atin dahil kaya na MMK yung kanyang palabas dahil nga pala siya nagdala siya ng yung pagiging proud ng Philippines dahil sa kanyang pagkapanalo sa sayaw na solo lang niya. Tapos ayun, masaya-masaya sila. And then, yung kanyang father ay na-meet din niya nung kumuha siya, nung kailangan ng pirma para sa kanyang visa. And then, humingi ng tawad yung kanyang ama, pero hindi pa niya napatawa dahil nga baka darating din yun ng panahon na mapatawa din niya yung kanyang ama. Dahil first time niya nakita yung kanyang ama, dahil matagal, parang second time lang niya nakita yung kanyang ama. So, ika-second time yon and then hindi pa niya napatawad, pero baka mapatawad din niya ito dahil nga ang hirap, sa hirap ng kanilang dinanas ng kanyang ina. So, napapasalamat siya sa kanyang ina dahil nga nagiging ama at ina yung kanyang ina sa kanya. So, nakaya ng kanyang ina. So, yung kanyang boyfriend ay sila pa rin until now. So, yun lang guys ang ating episode sa Magpakailanman for today. At sana nag-enjoy kayo sa aking storytelling. That's all. Thank you! Tirang kanin or bahaw sa Isaya. And then, chichiria na naman. Then, birds tree para sa champorado nga. Ayan. So, yun lang guys. Hope you enjoy my grocery haul. That's all. Thank you!